Alam naman natin na parte na ng buhay ng tao, lalo na ng mga lalaki, ang pag-aahit ng bigote at balbas. Napaka-importante nito, lalo na kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho. Alam naman natin dito sa Pilipinas na hindi ka aya-aya sa iba kapag ikaw ay masyadong mabalbas or mabigote. Lalo na ang mga babae, ayaw nila sa mga lalaki na mabalbas. Hindi katulad sa ibang bansa na pangkaraniwan lang kapag ikaw ay balbas sarado. Pero alam mo ba, kahit nung unang panahon, ay ginagawa na ng mga sinaunang tao ang pag-aahit ng balbas at bigote, pero hindi naging madali ang kanilang pag-aahit dahil kalimitan sa kasangkapan na ginagamit nila sa pag-aahit ay talagang nakakasugat ng balat. Una, isang matalas na bato, pangalawa ay ang ngipin ng pating, at ikatlo isang balat ng tulya. At ikaapat, isang tansong pang-ahit na katulad ng isang maliit na ulo ng palakol. Kaya kung iisipin mo, talagang masakit at madugo ang kanilang ginagawang pag-aahit. Kaya bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago kong video. Kung ang isang lalaki ay gumugugol ng 5 minuto bawat araw sa pag-aahit at ginagawa ito araw-araw sa loob ng 50 taon, gugugol siya ng mahigit ng kaunti sa 63 araw ng kanyang buhay sa pag-aahit ng balbas at bigote. Naisip mo na ba ang mag-ahit na gamit ang balat ng tulya o ng isang ngipin ng pating? O kaya naman ng isang matalas na piraso ng bato? Na ipakita na ng mga tao ang kahangahangang talino sa pagpili ng mga kasangkapan sa pag-aahit. Sa sinaunang Ehipto, ang mga lalaki ay nag-aahit sa pamamagitan ng isang tansong pang-ahit na katulad ng isang maliit na ulo ng palako. Noong 18 at 19 na mga siglo, ang nakilala bilang mga labaha ay ginawa, pangunahin na sa Sheffield, sa Inglaterra. Kadalasan ay napapalamutian, ang mga pang-ahit na ito ay may paukab na aserong talim na naititiklop sa loob ng hawakan kapag hindi ginagamit. Ang mga kasangkapang ito ay dapat na gamitin ng buong ingat, at walang alinlangan na magkakasugat-sugat ka muna bago mo makasanayang gamitin ang mga ito. Kaya sa unang paggamit nito ay magiging isang masakit na karanasan. Gayunman, ang 20th siglo ay naglaan ng ginhawa. Noong 1901, isang lalaki sa Estados Unidos na nagngangalang King Camp Gillette ang nakaimbento ng isang ligtas na pang-ahit na may itinatapong talim. Kaya nakilala ito sa buong mundo, at marami ang nagsikap sa daigdig na mahigitan ang kanyang ideyang ito, at sa dakong huli ay umakay ito sa pagkakaroon ng iba't ibang disenyo, pati na ang mga pang-ahit, na ang mga hawakan ay tubog sa pilak o ginto. Kabilang sa naimbento ay ang mga pang-ahit na itinatapo ng buo, mga pang-ahit na may doblehan o tatluhan pang ang talim, at mga pang-ahit na may gumagalaw o umiikot na mga ulohan. At ganun din, hindi rin dapat kalimutan ang mga pang-ahit na dekoryente, na unang lumabas sa market noong 1931. Kaya patuloy na sumulong ang kahusayan at popularidad nito, ngunit ang matalas na dulo ng isang talim ang siya pa rin ginagamit ng marami na nagnanais ng isang tunay na sagad sa balat na pag-aahit. Sa sinaunang mga Ehipsyo, sabi ng aklat na Everyday Life in Ancient Egypt, ay hindi nakilala sa pagiging balbon at ipinagmamalaki nila ang makinis na pagkakaahit sa kanilang mga sarili na gumagamit ng dekalidad na mga pang-ahit na itinatago nila sa malinis na lalagyanan. Maaaring liwanagin ang ritual na ito, kung bakit ang bilanggong Hebreo na si Jose ay nag-ahit muna bago humarap kay Paraon. Ang mga Asiryano naman ay isang lahi ng mga lalaking kilala sa pagkakaroon ng magagandang balbas. At dahil doon, labis-labis ang kanilang pangangalaga at atensyon sa kanilang mga balbas, anupat ang mga ito'y maingat na kinukulot, tinitirintas, at inaayos. Ang mga sinaunang Israelitang lalaki naman noon ay may katamtamang haba ng balbas, at sila'y gumagamit ng mga pang-ahit upang mapanatili itong maayos. Kaya ano ang ibig sabihin ng kautusan ng Diyos nang utusan nito ang mga Israelitang lalaki na huwag gupitin nang maikli ang buhok sa palibot ng kanilang ulo o sirain ang dulo ng kanilang balbas? Ito'y hindi naman isang utos na nagbabawal sa paggupit ng buhok o balbas, sa halip hinihimok nito ang mga lalaking Israelita na huwag tularan ang labis-labis na mga relihiyosong gawain ng karatig na mga bansang pagano. Sa sinaunang lipunan ng mga Griyego, karaniwan ng may balbas ang lahat ng lalaki maliban sa mga maharlika, na kadalas ay makinis ang pagkakaahit sa kanila. Sa Roma, ang kaugalian ng pag-aahit ay waring nagsimula noong 2 BCE, at sa loob ng ilang siglo mula noon, nanatiling tradisyon na ang araw-araw na pag-aahit.
At nang bumagsak ang Imperyong Romano, nauso na naman ang balbas, na nagpatuloy sa loob ng 1,000 taon hanggang sa 17th century, kung saan nauso na naman ang pag-aahit. Ang makinis na pag-aahit ay nagpatuloy hanggang sa matapos ang 18th century, subalit, pagsapit ng kalahatian hanggang sa pagtatapos ng 19th century, nauso na naman ang pagpapahaba ng balbas. At noong pasimulang bahagi ng 20th century, muli na namang naging popular ang pag-aahit na nagpatuloy sa karamihan ng mga bansa hanggang sa panahon natin. Kaya isa ka ba sa milyon-milyong lalaki na gumagamit ng pang-aahit upang isagawa ang araw-araw na pag-aahit na iyan sa harap ng salamin? Kung oo, walang pagsalang nanaisin mong gawin ito nang hindi ka nasasaktan o nasusugatan. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-comment mo naman sa baba at huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago kong video.